Hi everyone! In this video ay tingnan natin ang server crew na tinanggal sa trabaho dahil yung tira-tira ay pinakain daw ng crew sa mga nagugutom na stray dogs. Panoorin natin ang video na ito. Ito yung server crew na mas kilala bilang Baldogs na nagtatrabaho sa Goto Tendon. Ayon kay Baldogs ay may nareceive daw siyang call at text galing sa HR ng Goto Tendon na pinapapunta daw siya para gumawa ng handwritten explanation letter. Ang reason daw for termination ay disrespect at unsanitized. So nung nandun na si Baldogs or yung server crew ay may pinapapirmahan daw sa server crew na against siya sa nakasulat dahil ang dating ay hindi siya maghahabol at tatanggapin na lang ang termination na ipinato sa kanya. Hindi pumirma ang server crew at nagalit ng HR. Uulitin ko, nagalit ang HR ng Goto Tendon. Sabi pa ng HR ng Goto Tendon ay magtatagal daw silang dalawa sa loob pag hindi niya pinirmahan yung papel na may nakasulat na hindi nagugustuhan ng server crew. Sabi pa ng server crew ay nagpatawag daw itong HR ng Goto Tendon ng iba pang empleyado. Pinasara at pinabantay ang pinto para hindi makalabas ang server crew na si Baldogs. Doon na naramdaman ang takot ng server crew. Natrauma din daw ang server crew dahil sa sobrang takot at hindi niya alam ang gagawin. Kwento pa ng server crew ay 5 years na daw siyang nagtatrabaho doon sa Goto Tendon at ngayon lang daw nangyari sa kanya iyon. Gustong malaman ng server crew kung mali ba daw ang ginawa niya. Ngayon ay wala na daw trabaho itong server crew at natanggal na siya doon sa Goto Tendon. Para sa akin ay dapat binigyan muna ng warning ng supervisor, ng manager o ng HR itong server crew na si Baldogs. Kasi possible hindi niya alam na bawal yun. Panigurado nakikita naman siya ng mga supervisor at gwardiya. Ang sabi niya ay 5 years na siyang nasa Goto Tendon. Malamang sa malamang ay alam ng supervisor at gwardiya ang ginagawa niya. Hindi siya sinaway ng mga supervisor dahil sino ba lamang hindi maaawa sa mga asong kalye na walang makain sa kalsada. Base kasi sa huling post ng server crew ay isang video na inupload niya last time ang naging dahilan para i-report siya sa supervisor ng Goto Tendon na naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal. Ibig sabihin ay merong isang customer or Facebook user na ayaw sa mga aso kaya nag-report siya dun sa management. Ito namang HR ay dapat pinagsabihan muna nila ang server crew. Dapat sinabi muna nila na may nag-report na customer dahil sa pagpapakain niya sa mga stray dogs. Binigyan muna nila dapat ng verbal warning ang server crew at kapag inulit niya yon ay sa kanila gawin ang termination. Kasi tingnan niyo naman itong side nito. Ang mga pagkain ng restaurant na tira-tira ay tinatapon na lang talaga at rekta basurahan talaga ang mga yun. Yung ibigay mo yung tira-tira na yun sa mga asong kalye ay talaga namang nararapat lang. Kesa naman mabulok lang at kainin ng mga langaw ay bakit hindi nalang pakinabangan at ipakain sa mga asong kalye kesa naman masayang? Yun nga lang para sa akin, mali yung parte kung saan pinapakain ng server crew yung aso. Ang mali kasi doon ay sobrang lapit sa kainan. Mas maganda siguro kung doon niya nilagay yung pagkain ng aso sa baba malapit sa parking lot or doon sa bandang corner. Ang mangyayari kasi ay makikita ng mga customer iyon at may mga ibang customer talaga na maselan. Pero yung ginawa ng server crew ay talagang maganda ang intensyon niya at talagang mabuti ang puso niya para sa mga stray dogs. May iba pang way para mapakain niya yung mga stray dogs. Mas maganda yan na after work ay sa kanya kunin yung tira-tira tapos ay dalhin niya yung mga pagkain sa malayong lugar doon sa hindi kita sa store na pinagtatrabahuan niya. Tapos dapat ay hindi niya suot ang kanyang uniform para hindi siya makilala ng mga customer. Mahilig din ako sa mga aso kaya naiintindihan ko ang mabuting intensyon ng server crew. Ang nangyari kasi doon ay nakasuot pa siya ng uniform, nakasuot siya ng cap ng company at nakasuot siya ng apron ng company. Kaya kapag nakita siya ng customer na ayaw sa hayop, ay doon magsasabi yung customer sa management. Ito namang HR ng Goto Tendon ay walang puso sa halip na pagsabihan niyang crew ay walang puso niyang tinanggal. Nakakaawa naman yung crew ngayon at magpapasko pa. Naglabas naman ng statement ang Goto Tendon at sinabi nila na humihingi sila ng tawad sa customer dahil sa insidente na kinasangkutan ng kanilang dating empleyado. Ang tinutukoy nila ay si Baldogs na server crew. Sinabi ng pamunuan ng Goto Tendon na na-appreciate nila ang hakbang
upang alagaan ang mga aso at pusa sa kalye. Pero tinanggal daw nila ang kanilang empleyado, hindi dahil sa kabutihang ginawa niya sa mga hayop sa kalye, kundi dahil sa patakaran nila sa health at sanitation na mahalaga sa isang food industry. Ang akin dito ay sana pinagsabihan muna nila yung crew at binigyan muna nila ng isang chance. Kung hindi talaga sumunod sa kanila ay saka nila tanggalin. Hindi yung basta-basta na lang tatanggalin yung crew o yung tauhan nila dahil lamang sa pag-report ng isang customer. Ayon pa sa statement ng Goto Tendon ay ang paggamit ng tiratirang pagkain ng mga tauhan nila ay hindi malinis na gawain na nagriresulta sa hindi magandang kalalabasan. Ang Goto Tendon daw ay nakatuon sa mataas na standard ng kalinisan at respeto sa establishment at sisiguraduhin daw nila na alam ng mga staff members nila ang mga protocols ng Goto Tendon. Ang akin dito is kung alam nila o nasabihan nila yung mga crew, bakit umabot ng 5 years yung service crew bago pa nila masabihan o bago nila makita na ginagamit pala yung mga tira-tira? Dapat yun, the moment na na-hire nila yung tao, sinabi agad nila na oy, bawal mong ipakain yung mga tira-tira dito kasi baka makita ng customer at maging against sa atin yung mga customer. Ang akin pa dito ay sabihin na natin nagkamali yung crew. Pero sana naman bilang pasasalamat sa 5 years niyang pagtatrabaho ay kinonsider nila na bigyan ng ikalawang pagkakataon yung server crew. Sa loob ng 5 years ay wala namang nagrereklamo sa kabutihan ng server crew sa pagpapakain sa mga hayop. Nalaman lang iyon dahil nagkamali yung crew na nakapag-upload siya ng video sa Facebook. Ang akala kasi ng mga crew ay mapapasalamatan siya or matutuwa yung mga tao at maraming kakain dun sa Goto Tendon. Pero iba nangyari, merong isang customer na ayaw siguro sa mga hayop, galit sa mga hayop. Ang ginawa, nireport yung server crew dun sa management. Kaya wala nagawa yung ano, kahit na siguro alam nilang magandang empleyado yung server crew, itinanggal nila para na lang matigil na lang yung issue. Pero nangyari, nagkamali sila, nag-backlash yun. Talagang lahat ng tao sa Pilipinas naging against dun sa Goto Tendon. Sa nangyaring ito ay talo dito ang may-ari ng Goto Tendon. Mas maganda siguro na ayusin nila ito sa pagpapabalik dun sa server crew. Yung mga tira-tira na pagkain ay padala nila dun sa server crew pag-uwi ng server crew na ito. Tapos ay hindi niya suot dapat yung uniform para fair din dun sa mga customer. Dun siya magpakain sa mga stray dogs dun sa malayo, dun sa company or dun sa Goto Tendon. And then, it would be best na may isang kumukuha ng video para maipakita ng Goto Tendon na nagbago sila at gusto nilang itama yung kanilang pagkakamali. Ngayon, ewan ko na lang kung may kumakain pa sa Goto Tendon dahil ang review nito sa Facebook ay nasa 24% na lang. Mas mababa pa ang review nito sa Balidaco sa Tagaytay na may 26%. Ang mga Pilipino kasi mapagmahal sa mga hayop. Kahit wala siyang breed, aspid man yan o kung anumang lahi ng aso, talagang mahal ng mga Pilipino yon. Kapag ka nakita nila na merong aso na pinagkakaitan ng karapatan o pinagmamalupitan, talagang sisidhi ang damdamin ng mga Pilipino. Magkakaisa ang lahat. Para sabihin na natin na pabagsakin ang Goto Tendon, ana yun ang nangyayari ngayon, malamang sa mga susunod na araw hindi ito titigil at maaalala ng mga tao na ang Goto Tendon ay isang uri ng establishment, isang uri ng restaurant na nagtanggal ng tao dahil sa kabutihang asal na ibinigay niya bilang pagmamalasakit sa mga asong kalye. So kung gusto niyong itama ito, Goto Tendon, ibalik niyo yung crew niyo, gawin niyo uling server crew, tapos yung pagkain na tira-tira, dalin niya lang kapag lalabas na siya, pag uuwi na siya. Tapos dun sa malayo, dun niya pakainin yung mga ano, yung mga stray dogs. Tapos videoan nyo, i-upload nyo dun sa page nyo, matutuwa yung mga tao nyo. Ako mismo, pupunta dyan sa inyo. Pupuntahan ko, bibideohan ko yung lugar nyo at magbibigay ako ng positive comment. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Joe.